We're the Social Network! Welcome sa isa na namang episode ng mga Loka-Loka Titas. Kasi madaming nagre-request. More law school, ma'am! Parang nakaka-insulto nga eh, kasi pag iba yung topic natin, pwedeng law school, ma'am, sa lang. Joke lang. Kayo naman, dapat may variety. So may nagtanong, nasaan na naman si Miss Sophisticated? Nasa abroad na naman ba? Nasa province. Quezon City province. So ang sagot kung bakit palag absent si Attorney Faye. I try to be present as much as I can. Medyo busy lang po sa work. Ang layo pa ng office ko, sa office ni Viv Chani Camille. So hindi kami masyado nagkikita-kita. So saan ako napapadala? Iba pa ako nawawala. Nandito lang po ako sa tabi-tabi. With the new technology these days, wow. Pwede naman namin i-superimpose yung mukha ako sa mga videos. Pangit pala yung pwesto natin dito, no? Kasi kitang-kita ako ng mga boss ko kung may dadaan. Oh my God! Weekend naman, di ba? After office hours. Oo. Blockmate na bio ang undergrad niya. Meron na akong office mate before. Nurse siya. Sobrang useful niya. Pwede pa, BP? Pwede ka magpaturok ng gluta tayo. Parang medyo mahangin, no? Mahangin ba? Hindi ko na parang parang yung in-exhale ko nga, in-inhale ko. Parang hirap magsalita. Parang double effort yung office mate ko si Aida. Top notcher yung top 2. Nursing ang pre-law course nun. Pa-inject nga kami dun nung ano yung mga... tayo? Hindi na mag-gluta. Abot na nag-gluta. Illegal and medical clinic. Dalawa lang. One-stop shop for all your medical and legal needs. I'm sure it's not in the wet market. Parang IQ test lang siya. Mantakin mo yun, may IQ pala tayo. Aba, yun ang alam yung meron tayo. Ay, nag-review yung general review sa lahat ng mga aptitude. Parang college. Parang wala siyang diferensya sa akin dun sa regular na entrance exam na parang IQ test. Hindi rin siya mas mahirap. Parang okay lang naman. Tapos wala rin siya kinalaman dun sa tinake mo nung college. Oo, wala rin. Madaming abstract reasoning. Yung parang natapunan ng ink. Di kaya yung parang cube na parang binabalibaliktad na may mga shade. So paghandaan niyo yung sentence construction. Grammar. Huwag kakalimutan ang pinaka-important rule. Magmarunong! So yun, nasabi na natin about exam. Oo. Sa panel interview, ako natatandaan ko, sabi kasi, wear a formal attire. Naka-Filipiniana ka? Hindi! Nakaano lang ako, blouse na may kwelyo. Pagpasok ko, yun agad ang binanat sa akin. What are you wearing? What? He instructed you to wear something formal. Is that formal? Sabi ko, yes, this is formal. Really? This is more formal than what I usually wear. Why? What do you usually wear? T-shirt! And jeans. Wala naman yung siya nagawa. Tinanggap na rin naman. Lakpasan naman ako. Basta huwag ka magpapagula. Tingin ko, sisindakin ka nila. Kung ano makikita nila pwedeng physically. Yung sa akin nun, may blazer ako. Buti lang hindi pinatanggal yung blazer. Kasi jajabar ka na. Maaga ako masyado. Sabi kasi sa akin, agahan ko daw para ma-feel ko. Hindi man kasi ako taga-UP na undergrad. Tapos, tambay muna ako. Hindi ko alam saan pupunta eh. Parang may ganito dun eh. May nakita akong bench sa baba ng puno. Di umupo ako doon. Sa tapat yun. Dadasal ako, Lord. Sana pumasa po ako. Sana okay lang po ako sa interview. Biglang plop! Bang! Naiputan ka. Buti na lang, tinanggal ko yung blazer. So, naiputan ako. Napatungan ko rin siya. Ah, okay. Nasa ilalim yung ipot. Di mo na binunasan? Yaks! Kumuha na lang ng dahon. Kinaskas ng pagkakas. Mahirap yung interview. Huwag ka lang pasisinda. Dapat confident ka, pero hindi ka masyado mayaba. Maging honest ka. Parang, hindi mo alam, di sabi mo hindi mo alam, wag over pabibo kasi tinitingnan din nila yung ugali mo kung nakakainis ka, nakakayamot ka. Kung matuturuan ka ba nila? Oo. Pag tinanong ka kung anong plano mo kapag hindi ka natanggap, sabihin mo mag-a-apply ka mo ulit. Huwag kang aamin na marami ka pang gagawin, pwede ka pang pumunta America at mag-aral doon. Huwag kang gaganon, sabi mo, ito lang ang option ko, it's this or nothing, ganun. Hanggang din nyo ako tinatanggap, hindi ko kayo tatantaran, taong-taong tayo magkikita dito. Ganun. Wala kang nalamangan pagpasok mo. Lahat kayo magsa-start talaga po. Eh, pumasok sa
board tong hangin. Hindi natin na-emphasize na dapat bago ka mag-law school or habang nasa law school ka, huwag kang maging mahangin. Mahangin, huwag kang mayabang. Sabi nila, ang law students daw mayayabang. What? Huwag mo naman panindigan. Minsan, hindi natin minimin maging mayabang. Ako naniniwala ko na pag nagyabang ka, gusto mo yun. Oo. Walang disadvantage. Walang disadvantage. Baka nga may advantage pa. Kasi kung magaling ka sa math, kung engineer ka, magaling ka sa math, pagdating sa mga tax-tax, mas makukompute mo ng maayos. Oh. In your free time, you can build buildings, houses, diorama. What? Diorama. Sa memorization, basta pumasa ako kahit hindi ako magaling mag-memorize. So, hindi kailangan. Merong schools, mas malaki yung advantage mo kung magaling ka mag-memorize. Pero, sa school namin, more of analysis nga kasi. Dapat alam mo yung batas, kahit hindi word for word, pero alam mo kung kailan mo i-apply yun. Pero meron din mga teachers sa atin na kailangan word for word. Mababa ako doon. Huwag ka pa-humble lang niya, huwag kang ano. Dapat magaling mag-debate. Oo naman. Pero, hindi yung debate na moot court, Nicaragua case, international law, mga Jesso. Ano debate lang? Yung nagtatalo lang. Hindi, sabi sa ganito, ganyan eh. Kaya mo lang ipagtanggol yung sagot mo. Like yung prof mo, huhulihin ka nun eh. So you're saying, ganyan. Panindigan mo. Unang bara pa lang sa'yo, enyo ka na. Paupuin ka na, wala na yung recit mo. Pero, kung sumagot ka, sagot ka pa rin, points for effort yun. Mali yung sagot mo, pero sinusubukan mo panindigan. May puntos yun. I mean, debate siya ha, discussion. Huwag mong sagutin, huwag mong disrespect. Huwag mo namang... Kasi mentor mo yun eh. Yung mga professors, dapat ginagalang yun. Sa kanila nakasalalay ang future mo. Una sa lahat, hindi po kailangan na magaling magdebate at marunong ka ng mag-argue sa court pag nag-aral ka ng abogasyano. And hindi rin kailangan pilosopo ka para mag-qualify ka sa law school or magaling ka sa memorization. Ako, sobrang hindi ako magaling mag-memorize. May mga tricks na tinuturo yung ibang tao. Pero ako kasi, ang style ko naman, I try to understand yung rationale for the law. Mas nagkakaroon ako ng connection with it. Mas naalala ko siya. So, not so much the memorization. Eh, kahit naman mag-answer ka sa bar, hindi mo kailangan specific sabihin na this article in what law. What? Hindi mo talaga maalala yung kaso. Sasabihin mo, according to jurisprudence, basta maalala mo kung ano yung law or yung principle i-communicate, that should be good. Sa atin kasi wala namang computation yung mga tax. Basta marunong ka lang mag-count ng 1, 2, 3, 4. 1 degree, first degree, second what? Degree, by blood, consanguinity, and affinity. 1/4, 1/8, legitimate, mga ganyan. Percentages. Alam mo, pinapasok na lang niya dito yung mga tinuturo niya sa anak niya. Kung tatanong niyo kung kailangan memorizein yung tax rates, hindi. Ewan ko ngayon. Madami na pare-pareho dahil sa train law. Kung gusto niyo mag-advance reading, basahin niyo yung train law. Question mo ba about the bar? Siguro. Kasi nagpe-prep na siya eh. Pag nasa fourth year ka na, aralin mo na yung comprehensive kasi kulang ka na ng oras during bar review. So, dapat naiintindihan mo na siya yung concept, parang yung mga updates na lang. Siguro kung gusto mo memorize yung CODAL. Pero yung principle ba nung law, dapat alam mo na siya. Tama yung pagiging idealistic mo na dapat comprehensive. Tama yung ganyang mindset. Tsaka fresh pa yun during your review. Kasi nung first year, second year, third year natin, nakalimutan na natin yun eh. Totoo. Yung pang fourth year na lang yung medyo may mahuhugot ka pa eh. Advice ang namin, pag fourth year ka, kunin mo na yung mga pwedeng review classes. Kasi talaga makakalimutan mo yung first year to third year. Kasi ano yung napakahusay mo, di ikaw na. Ikaw na may long-term memory. May pagka-bird kami. Bird ba yun? I don't know. Fish? Dory? Yung short-term paano, memory. Paano? Medyo imposible naman na mabasa mo lahat. Dapat study smart. Parang fourth year, medyo may ano ka na eh. May groove ka na niyan. Alam mo na dapat kung paano magbasa ng kaso. Dapat specific talaga, for example, of your subject. Para hindi ka maloka. Study smart. Focus on the subject matter of your syllabus. Magtulungan kayong magkaklase. I'm sure expert ka nang gumawa ng digest ngayon dahil fourth year ka na. Be
Because of teacher. Because of the prof. Oh, yeah, because of our prof. Magaling naman siya. Yeah. Pinaramdam lang niya sa amin na hindi kami magaling. Aminin mo, pag yung prof naman hindi masyadong masipag magturo, ang tendency mo nga rin. Maglalax ka, pero pag malapit na mag-finals, magse-self-teaching ka na lang. Mas diba? Mahirap. Pero in terms of particular subject, hindi, parang... Nagbabasa naman ako. Ay, legal theory. Taka, wala lang tayong theory. Yun yung mga pinapabasa kasi sa amin, yun yung mga kailangan mo ng thesaurus sa tabi mo. Para mamamatay kapag magre-resit. Lord, bibigay ko na po kalahati ng buhay ko. Huwag lang po ako matawag to this. Bukod sa loka-loka na talaga kami, oh. Since birth. Maloloka talaga kami kung hindi kami tumawa. Kahit ikaw naman, alam mo naman yan. Hindi namin kaya maging serious. Oo, pag sa meeting, no. Ting, tapos umabot na ng 2 hours, puro English. What? Tabagot-tabagot na talaga ako. Ako, umikot yung mata ko. Yung parang... Kaya minsan, mag-isip ka na lang ng kalokohan. Minsan, i-chat ko siya. Pero pag ano ha, baka sabihin mo ano natin. Sabihin nila, ano. Tayo, serious sa work. Ginagawa naman namin. Pabalik-diwa. Para sa amin talaga, importante naman ang work-life balance. Yeah. Even if seryosong-seryoso ang trabaho mo, dapat naghahanap ka pa rin ng something para maano yung concentration mo. Kasi minsan pag nag-overthink ka, nagiging sobrang seryoso, hindi ka na masaya. So, hindi ka na rin efficient dun. Kumbaga, pagod na yung utak mo. Diba sabi nila, kung crazy yung mind mo, you can do more creative things. Inimbento ko lang yun. Sabi ko. Hindi ko nagsabi, no? Parang ngayon ko lang narinig yung same. Sabi ko. So, in preparation, dapat di ka masyadong nagkakat. Kasi towards yung finals, dun mo magagamit yung mga, yung cut-cut mo, diba? Pero never tayo yung tinamad lang. Kahit tamad na tamad ka. Papasok kahit may sakit ka, ka, kahit ano, papasok ka. Baliw ka talaga. Tapos nag-doktor ka, eh di, doktor na baliw ka. Wala yun sa profesyon. Nasa pagkatao mo yun. Sapa. So yan, kung may questions pa kayo, mag-i-try na kami sa pagsagot. Oh, huwag kayong magsasawa. Hindi kami